Tunay na church ay ang trabaho po talaga nito ay mission. Hindi po, mali po yung pagkaakala ng iba na ay church na kami, established na. Tapos na sa gawain mission. No, hindi po ganun. Ang pagkaaral ko po sa Paul, sa church, ay ito po yung representative body ng Panginoon para ang ebanghelyo ay magpatuloy sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng lugar, sa buong daigdig. No? Kaya kahit dun sa Mark 16:15, ang sabi ng Panginoon dito, and He said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. No? Ang pangunahing utos na po yan ay hindi po nagbago yan from Old Testament to New Testament. Hindi po nagbago yan. Yung layunin ng Panginoon at pagmamahal o pag-ibig sa kaluluwa upang huwag mapapunta doon sa kapahamakan na walang hanggan ay hindi po nabago. Una-una kay Abraham, down to Moses, down to Joshua, makikita po natin, ang sabi nga ng Panginoon eh, iniuutos eh, ito po ay tingnan po natin sa Joshua. No. Medyo ano na yan tayo aking salami. Joshua chapter 1, verse 8 and 9. Si Joshua po ay inutusan ng Panginoon. Ang sabi niya rito ay, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shall meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ito po sabi ng Panginoon eh. Have not I commanded thee, be strong and be of good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whatsoever thou goest. Ito po yung isang pangako ng Panginoon na kung susunod yung kanyang mga inutusan, bagaman si Joshua ang sinabihan dito, maging sa atin. Ito po yung isang bagay na nakikita natin, na sabi mo sa message po kanina, napakalawak ng bukrin, ang anihin ay malaki, napakarami, kulang ang magagawa. Alam na natin itong Great Commission na ito, sa lahat ng gawain, pero bakit natitigilan? Bakit parang, sabi nga natin ay hesitant, ano? Kaya sabi ni ng Panginoon kay Joshua, tingnan nyo ha, pag pinag-aralan natin ang karakter ni Joshua, matapang. Talagang hindi yan mapapatras sa lahat ng laban. At siya ni talagang likod ng Panginoon. Pero, nung makarating doon sa tinatawag na sabi nga natin ni Lupang Pangako, para bang makarating sa comfort zone, ano? Kaya sabi ng Panginoon, pinalalanan siya, hindi ba inuutusan kita? Hindi ba ikay sinusugo ko? Yung utos na yun hanggang ngayon po yun. Kung tayo po ay member ng church, gano'ng sinabi nga ni Pastor, at tayo, sabi nga ay naligtas, meron tayong isang banal na tungkulin na nagmumula sa Diyos na huwag tayong masyadong complacent, huwag masyado tayong ikaw ay damahin yung ginhawa na nasa comfort zone, na saved tayo by grace, through faith, pero nagkukulang po tayo. Ang kulang po natin ay yung maging matapang, ibalita ang ebanghelyo ng Panginoon, huwag matakot na lumakad sa gawain misyon. Dahil yung pangako ng Panginoon eh, sa iyo ako palagi saan ka man kumaroon. No? Kaya kahit na dito kay Ezekiel, ha? Sinubo si Ezekiel, sabi nga sa isang bayan na hindi ibang wika at hindi ibang lugar, sa mga kababayan niya, sa mga Israelitas, at sabi niya, humayo ka. Huwag kang matakot sa kanilang mga mukha na matitigas at matitigas din ang kanilang puso. Gagawin kong mas matigas ang ulo mo, mas matigas ang puso, mas matapang ang iyong puso kaysa kanila. Ay, biruin niyo nga, parang applicable din sa panahon ito, no? Anong sabi ng Panginoon kay Ezekiel? Huwag kang matakot sa kanilang mga tingin. Huwag kang matakot sa kanilang mga pagmumukha na para bang adamant stone, para bang sabi nga eh, isang batong matigas na hindi basta mababasag. Sabihin mo sa kanila,
ang aking iluto sa iyo. Ipayag mong ebanghelyo para sa iyo hindi mapama. Ganon din kaya Isaiah. Alam niyo ba yung mga propeta ng araw, natakot kasi nga pinagpapatay? Mapalag nga tayo, hindi nga tayo pinapatay ngayon. Tulad ng panahon nila Pablo at saka nila Pedro eh. Kaya mapalag po tayo. Sabi ng Panginoon, sino kaya ang aking susuguin upang ipahayag ang aking balita, ang aking ebanghelyo? Alam niyo, magandang attitude nung isang propeta nito si Isaiah. Sabi niya, here my Lord, send me. Kaya, eto po yun eh. Nung aking feel ato nito, parang napangiti ako nito, summary of mission work. Alam niyo kaya parang kinakailangan kong huminga? Hindi ako qualified. Pero itong si Isaiah, ito po yung inspirasyon ko. Nung sabihin niya ng Panginoon, sino ang aking susuguin para ipahayag ang aking magandang balita? Sabi niya, Jeremiah sent me. Alam niyo po itong mga talatang ito, kasi nga eh, kung sasaysay ko sa inyo yung mission or talagang nakakatawa, imposible at hindi, kapanipaniwala, talagang hindi ako qualified. Hinahanap ko rito yung dati ngayon sa Santa Rosa. Sabi ko, ganda sana ang gawing example, bagaman hindi magiging personal. Alam niyo, ako'y sinabihan ng maraming pastor na hindi ako qualified na maging lingkod ng Diyos. Nag-volunteer lang ako eh. Dahil narinig ko ang panawagan ng Panginoon, sabi ko, here am I, don't send me. Ayaw kong maging emotional. Kasi sa totoo, lalo't mabalikan ko yung mission work, lahat po ng pasakit at masasamang salita para ako'y i-box out o hindi maging qualified sa gawain ginawa sa akin ng maraming tao. Pero hindi nila alam eh. Ang Panginoon ang tumawag sa akin, nung ako ay magsuko ng buhay sa Panginoon, hindi ko sila nakita. Ako at ang Panginoon ang merong usapan at merong kasunduan na here am I, send me. Kaya nung ako ay nasa mission na, maraming discouragement. Maraming discouragement. O baka pag sinabi ko sa inyo totoo, hindi kayo maniwala eh. No? Nang ako po ay send out ng Santa Rosa, kasi yung Mother Church. Nandiyan po ba? Parang tutok ako ngayon sa buho. Pero, maraming nagtatanggap sa akin. Kahit gano'n na nangyari, alam nyo, si Pastor Mar, hindi ko kayang itakwil yan. Hindi. Magdaramdam kayo sa akin, pero tatatating ko kayo. Iginagalang ko pa rin siya. Mahal ko pa rin siya. Kaya kung nabalitaan nyo na ako'y nag-preach doon sa kanyang campsite, maraming sumumalo at para ko naging negative sa akin, wala akong pakialam doon sa feeling nyo. Basta ang alam ko, dapat igagalang ko yung nag-mentor sa akin. Kahit na nagbigay sa akin ng medyo, sabi nga ay, hindi matatawaran sa manang loob. Pero, ang katamatan ko kasi sa Panginoon eh. Kaya po nang sinasabi ko, no? Kung ang isang miyembro ay kay pastor lamang matapat, nagkakamali kayo. Dapat ang katapatan ay sa Panginoon. At ang magiging resulta, katapatan sa pastor dahil ililid yung church. Ang alam, walang siya. Doon sa dapat na igangay, magkamit ng katapatan. Kaya ako po, sa totoo lang, nung ituloy ko yung basa hanggang sa 11, ang sabi ni Isaiah doon, how long? Aba, ay mabigat. Walang retirement. Until the land is desolate. Wala ng tao. Hanggang doon sa wakas na yun. Bakit? Meron ba lugar na mawawala ng tao?
Ang ibig sabihin, ang ministry po ay walang retirement. Amen. Kaya ako natutuwa pag nakita ko Sister Ligma eh. Sila yung mga pioneering na mga nasa golden age nung panahon na yun. Yung unang camp, doon sa unang taon ng pag-mission ko, kumain kami, almusal, ang sarap ng luto ni Sister Lagman. Nasa isang lamesa kami na mahaba, siguro almost 20 pastors. May katapat ako isang pastor, katabi ko si Pastor Mark. Sabi sa akin, ay pastor, saan ka nag-mission? Buti, nasa gawain ka na. Opo, pagsangan po. Ah, kumusta ang gawain? Mabuti po. Ang malungkot din yung pangatlong tanong eh. Saan ka nag-graduate? Naku, ang hirap sagutin. Ang hirap sagutin. Sabi ko sa biyaya ng Panginoon, ako'y alam ko kung ako'y tinawag ng Panginoon, kaya akong suko ng buhay. Anong ulit niya sabihin? Hindi ka nag-Bible school. Sabi ko, Rady, wala po. Ay, katabi ko si Pastor Mark. Siyempre, sinusunyay pa ang katabi ko si Pastor Mark. Sabi ko sa biyaya po ng Panginoon, ako'y nagsuko ng buhay. Alam ko po na ako'y tinawag ng Panginoon. Alam ko po yung calling. Alam niyo ang attitude. Pagkasabi ko ganun, nakahin. Ano? Binitawan yung kutsara sa harap. Hindi ka nag-aaral ng Bible school? Aba, nagkakamali ka ng pinasok mo. Wala ka palang alam. Maiiga ka, matutuyo ka. Hindi ka tatagal sa ministry. Ako, palibasat ang training sa akin ng tatay ko, huwag mong ipapakita ang emosyon, huwag mong ipapakita ang kung galit ka man o na-apekto ang kanyang sinabi sa'yo. Ngumiti ka lang kahit na mapait ang ngiti mo. At ang sinabi ko sa kanya, Pastor, salamat po sa paalaala. Ako po pala'y kinakailangan manalangin mabuti para pagkawaan at kahabagan ng Diyos. Magmula nun, yung pastor na hindi ko na nakita kung nasaan siya. Ni hindi ko nabalita. Siyempre, memorable yung tao. Memorable yung pagkakataon at hindi mong malilimutan. Basta ang ikinatutuwa ko, kung pumasok sa puso ko yung tinatawag na spirit of voluntarism, at yan yung attitude na maganda kay Isaiah. Kaya, alam niyo ginawa ko? Nag-aaral ako mabuti, nag-self-study ako. At nang maging mag-aral po ako sa Bible school, kaya pala binuksan lang ni Pastor Mario ang Bible school sa San Pedro. Dahil lang pala sa akin. O, eh, di maging hamon pa ako. Eh, di nag-aral naman ako kunyari. Nag-aral naman ako kunyari. Kaya lamang ang masaklap, hindi ako nakagraduate sa kanya. Isang sem na lang, ka-graduate na ako, pero hindi ako pinaluagan ni Pastor. Sabi ko, Pastor, yung misis ko sa 18, sabi niya, alam mo, Neil, kahit nandito ka at hindi kita nakikita, nandito ka lang sa paligid, parang lang ko yung nag-iisa. Kaya ang ginawa ko, tumigil ako. One sem na lang. Nagkaroon ng pagkakataon, sabi ko sa mga kaibigan doon sa Santa Cruz, yung bang mga Bible student nyo, saan nyo dinadala? Sabi nyo, sa Pasig, sa Marikina, sa Betani, sa... Eh, magtayo kaya kato tayo, mag-open nga kaya tayo ng ating Bible Institute. Totally, pare-pareho naman tayong mayroong lesson. Nag-agree sila. 1994, nag-umpisa. Siyempre, ako ng estudyante kami. Yung teacher, student at the same time, naniniwala ako, ganun yung nag-umpisa eh, di ba? At marami akong alam na ganyan. Na hindi nakatapos, pero pinagpala ng Panginoon na makatiis sa gawain. Nakigraduate ako. Kaya yung, alam niyo po, sa totoo lang, hindi ko alam kung itong aking message na ito ay magiging pagpapala sa inyo o magiging discouragement, lalo tigil sa mga Bible student. Pero hindi lahat ganun. Ako lang yun. Pero iba, siguro ang giling ng Panginoon sa inyo. Kaya
Yung tunay na church, pag nag-mission yan, totoo, tunay din. At talagang ang mission ay kailangan. The must of real mission. Alam niyo, kaya ang sabi ng Panginoon, go ye unto all the world and preach the gospel to every creature. Ako'y Sunday school teacher ng Santa Rosa. Ako ang kauna-unahan worker ni Pastor Mar. Kaya nga lang, alam niyo ba problema ko? Masyado akong closet. Masyado akong magpakumbaba. Talagang ako kahit kailan man, kasi yun ang turo ng aking tatay, huwag na huwag kang magyayabang kahit may alam ka, huwag mong papakita. At kahit nasang anong estado ka, huwag kang lulutang. Yun ang training sa akin. Kaya talagang purong-purong Tagalog. Alam niyo ng mga pangunahin dyan. Kaya nung ako yung mag-request kay pastor, nang sabi nga ay letter para sa ordination, sabi ng isang pastor na matalino rin man, English. Eh, maintindihan mo kaya. So, talagang kahit saan niya ito, prosecuted ito, masyadong... Pero alam niyo, kung talagang tayong pinawal, andahin niyo lang ha, magpakatapat lamang tayo. Kasi ang sabi nga ng Panginoon kay Joshua, hindi kita pababayaan. Magpakalakas ka, magpakatapang ka, kahit saan ka pumunta, hindi kita pababayaan. Kaya yun po ang aking naging sandata, yun po ang aking inasahan. Sa Panginoon lamang ako umasa. Bakit? Number one, the ministry is of God. Ang ministry, sa Panginoon yan, hindi sa atin yan. Hindi ko personal yan. Kaya lininaw ko doon sa mga nag-uupo sa akin, alam ko po ang aking panawagan. Alam ko ang aking panawagan. Kasi hindi naman nila ako kilala eh. Hindi naman talaga ako totoong kilala. Kaya si Pastor Mar, nagtampo sa akin yan, sabi ko, Pastor Mar, nung medyo na bubuisit na rin ako, tao naman ako eh. Sabi ko, nung ako'y laging linalait-lait, sabi ko, Pastor, hindi mo ako kilala. Kung 25 years lang tayo magsasama, baka hindi pa ako kadali. Pero mo. Kasi ako, nung masave ako, edad 12 years old, nagbasa na ako ng Bible at hindi ko alam na ako'y magiging pastor. Hindi paniniwalaan ng marami, pero totoo, kung mga 7 beses o higit pa nabasa ko ang Bible from cover to cover, from Genesis to Revelation. At hindi ito mapaniwalaan ng marami. Kaya nung ako'y mag-Sunday school teacher, nahalata agad ni pastor na may naintindihan din ako, binigyan naman ako ng lesson, nagturo ako. Kaya po yung sabi ng Panginoon, go ye and preach the gospel into the world, to every creature. Gano'ng katotoo ito sa marami. So, yung mga Bible student o yung mga nag-iisip na ikaw ay tinawag ng Panginoon, sige. Ibig sabihin, dito lang, natutuwa po ako, meron kayong daily in the temple para akayin yung mga member papunta sa labas at mag-solving. Nung ako'y Sunday school teacher, natalakay ko yung kay Abraham na siya tinawag sa Ur of Chaldees na hindi niya alam kung siya'y paroroon, basta sabi ng Panginoon ni go. Lahat ng bibigay ko sa iyong lugar na matatapakan mo ay ministry mo. Bibigay ko sa iyo. Ang pagkaintindi ko talaga dyan ang ministry. Kaya nung kung ako'y mag-abroad, nung ako po ay may nag-offer sa akin ng papuntang abroad, ako po ay direct hire. Nagtataka ako. Sa totoo lang po, no, wala akong gastos nung ako ay mag-abroad eh. Kinuha lang talaga ako. Pero alam nyo, ang una kong ikina-homesick, yung hawak ko na Sunday school group. Kailan ko lang nabalitaan, nung after 4 months yata, sumulat sa akin ng misis ko, ang nag-handle ay si Brother Joe Cardenio. Salamat ako. Kasi yun ang una kong ikina-homesick, hindi yung pamilya ko.
At nagkaroon ako ng burden na maipangaral ang Ebanghelyo sa Saudi Arabia, which is seems to be impossible. Impossible, di ba? Muslim world. Mga nasa ang Ebanghelyo ipangaral doon. Ay walang chance dahil punong-punong ng overtime sa akin ang burden ng air conditioning ng buong building. Eh sabi ko, yung pinangangaral ko na kahit saan kayo dalhin ng Panginoon, going to the world, sundin. Eh parang ako yata yung mali doon sa aking turo ah. Parang hindi ko yata kayang gawin yan. Kaya, noon po, may dala akong Bible, nakalusot yun. Nakalusot po. At hindi rin kapanipaniwala na makapagpalusot ng dalawang Bible, isang English at isang Tagalog. Wala pa naman debut nun eh. Kaya yung pupunta ng abroad, paniwalaan nyo, talagang isang kap sa ating pananampalataya, yung matibay na paninindigan, na hindi ka pababayaan ng Diyos. Doon lang sa immigration eh. Noong lumos eh, binuksan ko at si guys ko, what's this? Bible. Why bring Bible? That's my personal. No, this is illegal. No! Antimano nakataya na ako doon kasi ako nga ang alam ko, lingkod ako ng Diyos. Lahat ng mananampalataya, gaya nga ni Pastor, kung iniisip mo na wala kang panawagan, mali ka. Baka may diferensya sa iyo. Antimano, pang-araw kami ng Arabo. No. This is personal. Hindi pa ako marunong mag-Arabo noon. Alam niyo sabi ko? It is against the moral values that you will get somebody's things which is not yours, that is bad. No, this is illegal to the government, not for your government, it is mine. That's my personal. Why two? I have to study it. My national language and the English language, the same, I study. No. Bata kami. Pambata kami, hindi ko binigay. Dahil bago ako mag-abroad, bago ako makapunta ng Saudi, nag-pray na ako na ako'y gamitin ng Panginoon dun sa lupain na yun. Na hindi ko alam sa totoo lang kung ano mangyayari. Maraming nagbanta sa akin, ditay ka, putulay ka, putol kamay ka, pagka pinangatawin ng Bible, pero hindi ako maniwala. Ang pinaniwala ako yung Panginoon. Sabi niya, kahit saan ka pumunta, gagabayan ka. Kasi ang ministry sa Panginoon, hindi atin. Ang gagawin lang natin ay mag-obey. Pag tayo talaga ay susunod, ay nandun ang pagpapala ng Panginoon. Ha? Kasi yung grace o yung pagpapala na talagang itinuro sa atin, wala naman tayong gagawin eh. By God's grace, we are entrusted to be a caretaker, servant, a worker to the church, maging steward. Katulad ni Paul, ang kanilang testimony, sabi ni James, sa Santiago na alipin ni Cristo Jesus. Kaya yung alipin, walang karapatan na magreklamo. Just obey. No? Alam niyo, hindi ko alam. Kung ako'y magiging blessing sa inyo, katatakutan ba o ano? Ha? Ito yung problema natin eh. Sabi nga ni Pastor kanina, pag nagsulwi, nakantsawan lang, nasabihan lang, natakot na, nahiya na. Alam niyo ba si Peter at saka si John, nung nag-iibanghelyo, pinipigil. Pero ano sabi nila? Kami ba ay nararapat papigil sa mga tao? Dinggin ba namin ng tao o yung tinig ng Diyos, yung inutos ng Diyos? Katulad niyo. Kaya kung minsan yun yung ating nagiging problema, sa tao tayo nakatingin at hindi tayo nakatingin doon sa ating Commander-in-Chief na si Jesus Christ bilang ating Panginoon. Sabi sa Galatians 1:10, For I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I have pleased men,
I should not be this silver servant of Christ. I'm sorry, Bob. Excuse me, Bob. Yan. Hindi tayo nagbibigay lugod sa tao. Yung ministry, yung church at ang mission ay sa tunay lamang na Kristiyano. At ito'y sa Panginoon, hindi ating. Kasi yung iba na pagka-church na, ang akala nila sila yung boss. Kung makapag-utos, eh pagka hindi ka sumunod sa akin, tiwalag kita. Kaya po mahirap, no? Hindi po tayo nagbibigay lugod sa tao. Pag tayo pa ay naglingkod na matapat sa Diyos, hindi maaaring hindi merong ma-open sa atin. At yan po yung isa sa karanasan ko. Pero huwag kayong madi-discourage kasi iba yung karanasan ko at iba kayo. Yung pinakita, yung faith promise, isang malaking katitisuran yan doon sa amin, bagaman lagi ko tinuturo. Yun lang, yung mission conference. Nag-schedule ako, nag-minit. Pinag-pray ko na magkaroon kami ng mission conference yearly. One day conference lang. Aba, nung isabihin ko sa mga kapatid, siyempre, merong malalakas na influensya. Ay, naku, gastos na naman yan. Gastos yan. Eh, nung papakain mo sa mga pastor, ay dapat merong mga token. Sabi ko, yung mga pastor, okay lang yan kung may ibibigay. Right. Hindi naman yan ang purpose ng pagpunta nila eh. Yung word of God at ma-challenge ang isa't isa sa isa. Kaya hindi yun. Talagang kinakailangan maghamunan at magpalakasan. No? Kaya yung paglilingkod sa Panginoon, dapat makita, alam nyo sa totoo po, hindi sa ako ay kayo ay pinupuri ko dahil nandito ako. No? Sa nakita ko po, yung mga member dito talagang naiintindihan ko nga ng church. Naiintindihan ng paglilingkod. Hindi ko po kayo pinupuri dahil bibigyan niyo ako lagi mamaya. Ay, hindi po yun. Pagbigay kayo, hindi, tatanggapin ko talaga. Ganito po yun. Ang ministry ay isa lamang privilege. Alam niyo kung kahit doon sa mga kanta, sa special number, na-bless po ako. Doon lamang sa, why did you chosen me out of millions? Ay, pambira. Daan libo ang pagsangan, eh bakit ako ang pinili ng Panginoon na mga siwaro ng gawain niya? Bakit ako? Ako ang binigyan ng pribilehyo para ipangaral ang ebanghelyo doon. At ang sabi nga po ni Timothy, and I thank Christ Jesus our Lord who had enabled me for that He counted me faithful putting me in the ministry. Yun po yung isang bagay na isang makikita natin. No? Pero yun mo, itinuring ka ng Panginoon na nakarapat dapat para sa kanyang ministry. Sa dami ng sabi nga ay guwapo, sa dami ng mga talented, sa dami ng mga nag-aral sa Bible school. Bakit ako? Pero ako po, ano, nang mag-aral ako sa Bible school, ay 9 years na yung church. Nung makagraduate ako. Hindi nakagraduate. Palibasa yung Santa Rosa. Huwag kayong madiscourage, ha? Kung ang commitment sa Panginoon, kahit paano sabihin ng lahat ng mga tao sa buong mundo, huwag ninyong pansinin. Kasi kayong dalawa ang merong, ng Panginoong Diyos ang merong kasunduan. Nag-graduate ako sa Bible school. Ha? Nakagraduate? Ay, nako. Alam nyo, kahit mag-masteral pa yan, at kahit pa mag-doctorate degree yan, hindi ko yung honor ng kanyang education. O, baka kayo, may secure, ha? Huwag niyong intindihin yun. O, ako, hindi ko inintindi. Hindi ko naintindi.
Kasi hindi naman siya ang kausap ko eh. Right. Nung ako'y tawagin ng Panginoon, wala siya. Hindi ko siya nakita. Me and God alone na nagbigay sa akin ng Great Commission, tanggapin nila hindi. Although kinakailangan ang tinatawag na sending ng authority ng church. Sinendan ako. Oh, ang sabi ko pa nga nun, may kayabangan din naman akong taglay minsan eh. Suportahan niyo ako at hindi, lalabas ako. Bakit? Ano mong katwiran ko? Ano bang tinanggap ko sa Panginoon? Kahit kasang pumaroon, hindi kita pababayaan. Alam niyo bang isang ano ngayon? Hindi makatanggap ng privilege ng tinatawag na pagmimisyon dahil hindi sigurado ang support. Bakit? Nagkaroon tayo ng American mentality. If you will not have $5,000 and above, you will not be able to do the ministerial job. That's a lie. Bakit meron akong alam? Huwag na. Sumabit pa ako dyan. Kaya yun. Ang commitment ay sa Panginoon, hindi sa supporter. O, tapatin ko po kayo. Ako'y sinusuportahan ninyo. Pero hindi sa inyong commitment ko. O, baka magpusong mamon kayo, baka hindi nyo akong maintindihan. Ang commitment ko sa Panginoon, hindi sa inyo. Pero mapalad ako dahil ginagamit kayo at mapalad kayo dahil nandun sa inyong privilege para ipagpatuloy ang gawain sa pagsangan. Kaya huwag kayong matakot. Na, oh, hindi kayo maniniwala siguro eh. Nang ako'y lumabas sa Santa Rosa para mag-mission, totoo yan ha, 1,000. Alam ko ang support ng mga kasabayan ko. O ano, alam ko. May pakinggan pa nga 10,000 eh, pag lumabas eh. Pero hindi ako naghihinalakit. Bakit? Yun ang linagay ng Panginoon sa puso nila eh. At ang pinagawaan ko, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Kasi, doon lang sa privilege na ako'y ililigtas ng Panginoon at privilege na ako'y pagkatiwalaan sa ministry, sapat na yun. Sapat na sa akin yun. Sabi nga ni Pastor, kahit yung uwak, ginamit eh. Pero alam nyo, talagang ang Panginoon ay matapat, hindi ako pinabayaan. Sa totoo, galing din ako sa, hindi naman mayaman, galing din sa maginhawang buhay. At kung ako nga ay nagpatuloy, baka mayaman na ako. Pero hindi yun ang plano ko eh. Hindi po yun. Kasi nung ako'y kunakuhanin po ng isang kumpanya papuntang Saudi Arabia, ako mismo hindi makapaniwala eh. Yearly ang aking contract. Sabi ko, bakit yearly? Yun ba'y dalawa? Kala ko ba'y... Sabi sa akin, ayaw mo ba nun? Mas makakauwi ka lagi. Hindi ako nakaka 1 year. 10 months, 11 months. At ang 10 months kong pinagturbahuhan, nakakabili ng property, 500 square meters na lote. Nakapagtago ako ng 45,000 amount ng materials para sa babayin. Nakapag-iwan ako ng 20,000 sa aking misis. Nung panahon yun, 1983, malaki ang value ng pera nun. Pero ngayon wala, kakarimot lang yun. Kung ako nagpatuloy, 1 year lang yun, ha? 10 months lang yun. Kaya nung makumpleto yung bahay, mga ano, sabi ko, yung calling ng Panginoon sa akin, talagang susunod ako. Yung kumpanya, padala ng sulat, ang telegram, come back, if you need a raise, we'll talk and we'll give you praise. Bibigyan ka namin ng dagdag na swerte. Hindi ko pinansin kasi nung sumagot ako, sabi ko, I have a new employer now. And that is my Lord Jesus Christ who created the whole universe. Hindi ako natakot.
Pero dumanas ako ng sabi nga natin ng sayad sa lupa. Pero hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Privilege siya na maging lingkod ng Diyos. Ang kinakailangan lamang, pag tayo naglilingkod na, ang sabi nga ni Timothy, 2 Timothy 4, chapter 4, sabi nito, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing in this kingdom. Preach the word, be instant in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having its ears, and they shall turn away their ears from truth and shall be turned unto babels. But watch thou in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Yun ang kailangan. Make full proof of thy ministry. Pinagkatiwalaan tayo, nagkaroon tayo ng pribileyo na makapangaral, ay patunayan naman natin yung ating sarili na tayo'y karapat-dapat sa ministeryo. Hindi nagkamali ang Panginoon ng pagtawag sa atin. Tatapatin ko po kayo. Alam niyo ba, marami nagsabi, parang nagkamali yata ang Panginoong pagtawag kay Angel eh. Sila ang nagtututa sa akin, samantalang hindi ako nagtututa sa sarili ko dahil meron akong Diyos na hindi kaduda-duda at yung Diyos ko'y tapat sa atin. Nangako yung Diyos ko eh. Kasi alam niyo, yung mga qualified kung minsan hindi tinatawag ng Panginoon kasi hindi submissive, sobrang magaling kasi eh. Pero yung tinatawag ng Panginoon, although may sablay ng konti, depresa ng konti, ginagawa ng Panginoon na ma-qualify. Tinetray ng Panginoon along the way. Tinetray niya ng Panginoon. Kaya huwag kayong matakot. Akala niyo ba, talagang sa totoo lang, kailangan ng policing, kailangan ng Bible school, pero sa tapatin ko kayo, dahil narinig ko na rin ito, sabi, eh, hindi naman, producer ng pastor yung Bible school eh. Hindi naman yan factory ng pastor para maging missionary. Hindi. Yan ay pag-aaralan. Yung pala hindi eh. Bakit naman kinu-question mo kung hindi nang galing sa Bible school noon eh? Bakit naman katakot-takot na husga? Alam nyo, meron pang nagsabi sa akin eh. Akala mo ha, pastor-pastor ka ha, mission-mission ka. Akala mo basta yung pinuntahan mo. Kakamali ka, oy. Kung baga sa sundalo, wala kang training suicide. Eh, totoo yun. Totoo yun. Pero ang pinangawakan ko yung Panginoon, yung make proof of your ministry ay kinakailangan na makita sa atin. Kaya nga sabi, study to show thyself according to God. Not unto men. A workman needed not to buy sin, rightly dividing the word of truth. Kaya nga sabi ni Paul eh, hindi ko kinahihiyang ebanghelyo. Marami sa matatalino, marami sa mga tinatawag na may sapat na kaalaman, sa soul winning nahihiya. Bakit? Ayaw mabasted kung bagsa ng liligaw, ayaw masuplado, ayaw matanggihan. Ay, negosyo lang yan. O, hindi po ng palat na hindi maulingan. Meron. Ako. Dahil bago yung palyok na hinihipo ko. Walang ano. Walang uling. Ang tingin nila, ay negosyo ito. Pinagtintangan ako. Sabi, negosyante ko pala. Sabi, bakit? Hey, huwag kang birang negosyo mo, ha? Church. Sabi ko, yes, that is business. That is spiritual business and that is God's business to himself. Huwag niyo sabi, medyo marunong sana kayong tumwist pagka kayo ay pinintasan gano'n. Sabi ko, okay, that is God's business.
not money making business. That is soul winning business for the Lord. Kaya ang hirap. Ano yung sinasabi nitong make full proof of thy ministry? Alam niyo ganito ang problema ngayon eh ng bawat churches. Kasi yung tunay na church, yun yung tunay na may malasakit sa ministry, at yun yung ang unahing pangangailangan ng church ay yung mission. Amen. Kaya hindi dapat mawawala yung mission sa isang church. Amen. Ngayon ganito, madali ang mag-mission, tatapatin ko kayo. Siguro sabi, oh, pag hindi nyo inisip ang pera, kasi ako nung mag-start, bago ko i-present kay Pastor Mar, nung ako'y tinatawag na ng Panginoon, tumigil ako sa trabaho, hindi ko sinasabi kay Pastor Mar na nag-umpisa na ako. 9 months na yung gawain. Pati nga ni Sis ko sabi ako, ano? Kala ko ba eh, 20 days lang ang bakasyon mo, bakit? Ang tagal mo na yata. Hindi, nag-extend ako. Hindi ko rin sinabi na ako ay nag-surrender na. Kasi kalimit na sa mga babae, pag sila kung tinatawag ka ng Panginoon, oh, ay, pamanin mo yan eh. Diba? Natatakot. Ngayon, nung may gawain na, nung may tao na, at saka ako sinabi kay Pastor, ngayon, yung may full proof of the ministry dito sa church, ito na yun. Kinakailangan ang pastor ay hindi compromiser, mag-set up tayo ng tinatawag na mga standards, mga moral standards, una-una. Kasi pagka hindi natin isinet yung moral standard, yung tamang palatuntunan na tinuturo ng Panginoon, dyan mag-uumpisa ang problema. Huwag matakot sa giving, turuan natin ng malasakit yung mga miyembro, at practice natin yung pagtama-tama. Pagmali-mali. Kasi ito yung nagiging problema sa church eh. Na-establish ang church o na-organize na church, pagkatapos hindi naman ika nga matapat ang mga miyembro sa obligasyon. Walang moral standards. Pagka po tayo sumunod sa Panginoon, that is morally. Lalo na siguro sa ating mga private life o sa ating mga buhay. Huwag matakot na mag-preach ng tungkol sa hindi gusto ng Diyos. Kasi yung sinabi dito ni Paul na standards, makikita natin dito. Ha? Kasi sabi niya, kinakailangan ng isang lingkod ng Diyos ay masumpungang matapat. No. Bawag tayo matakot na sa privilege na ito, na tayo binigyan ng pagkakataon ng mangaral, yung mga immoralities, huwag natin katakutan na i-preach yung kasalanan. Marami po sa panahon ito, pagka binuklat mo na yung kasalanan, bagaman hindi mo sinasadya, dahil ito yung sa Biblia nang galing, makikita po natin na tumatabang na yung pagtrato sa inyong member, hindi ka na iginagalang. Dati, kung mga kapo-po-po, wala sa timing eh, kasi po, alam niyo po, panayang po. Yan. Aba. Kaya, sabi ko nga, kasi ganito yun eh. Yung mission talaga, nagmumula sa church. Na, sabi nga ni Pastor, eh, kung alam mo tinatawag ka at walang mag-surrender, ikaw na lang. Alam niyo po, ako talaga sa totoo, bagaman hindi halata, lagi po akong on the go pagka sa mission. Kaya nung ako'y naiinip na, meron ng mga gumraduate sa Bible school, meron ng mga na-train, at meron nga kami Bible school, nagtuturo ng mission at foreign mission, hindi naman lumalabas sa mission. Ay di, anong tinuturo mo? Kasi numalingan, kayabangan. Inahalo ko na, oh, sige, nag-mission ka na, susuportahan kita. Ay, wala akong panawagan. Ha? Kaya tama yung sabi kanina eh. Kung ikaw ay naging tapos ang Bible school, at ikaw ay member ng church, tinuturo natin ang mission, tapos hindi mo wala kang panawagan, baka may diferensya. Ano? Huwag naman mangyari. Baka pumapatak doon sa 1 Corinthians 15 verse 2 na
mayroong mga nanampalataya na walang kabuluhan. Sinasabi sa 1 Corinthians chapter 2 eh. 15:2. Yan. Kaya ganun po. Kaya ako'y lumabas. Dahil ako'y hamon na hamon sa aking sariling mensahe. Ewan ko, kung yan ba nahahamon sa sariling mensahe. Kasi malilig sa mga pastor, humahamon pero siya mismo hindi hamon sa kanyang mensahe. Hindi po ako particular sa mga pastor, ano? Eh kaso nung wala na, nag-iba. Sa paniniwala ko na ayos na yung church, may maiiwang katiwala at kompleto. Magaman hindi po kami marami. Mayroong dalya, may practice ng choir, may choir, at mayroon pong ano-ano pa, may soul winning, may visitation. Sabi ko, ah, okay, pwede akong lumabas. Lumabas ako. Eh kaso nung bumalik ako, yan ang masakit sa akin, hindi nila alam na ako umiiyak. At maraming pangyayari na ako ang mali. Sorry ha. Kaya sabi ko sa inyo, sana maging blessing ako at huwag maging discouragement ko sa iba. Kasi ang kinukwento ko yung aking sarili. At sana yung maging aral doon sa mga tinatawag ng Panginoon, maging prepare kayo. Pag kayo naglingkod sa Panginoon ng matapat, laging merong uupos. Tandaan po niyo yan. Laging merong mga nalaban. Eh dito lang sa binasa ni Pastor kanina eh. Ano? Si Bar Jesus. Sa panahon ni Pablo, hindi lang, si Dimas pa. Sa Old Testament pati. Si Sanballat at saka si Tobias. Oh. Kaya magmula nun hanggang ngayon, hindi nagbago ang gawain at hindi nang nagbago ang posisyon. Laging meron. Kahit kasinong umupo, kahit sa gobyerno, laging may posisyon. At yan ang trabaho ng diablo. No? Yan ang trabaho ng diablo. Kaya tandaan natin, huwag matakot mag-set up ng standard. Pag sinabi ng Bible, na ang pangangalo niya, ang fornication, ang pakikipid sa kapwa lalaki, hindi dapat. Ano man ang pagtibay ng kongreso, ng senado, o ng gobyerno na maging legal pag alam natin na ito'y sala sa banal na kasulatan, hindi natin tatanggapin. Alam niyo ba, nung magsalita ako ng tungkol sa pangangalan niyo, chapter 5 ng 1 Corinthians at saka yung 6, eh, hindi ko naman alam na gano'n, na may gano'n. Yung tumayo, oh. Ikaw kasi humahantol ka eh, ikaw eh yan eh. Masyadong matalimang kumanga mo eh. Pastor yun ah. Ano kaya si pastor? Nakatayo rito. Tapos tumayo yun sa, eh pastor, ikaw humahantol ka eh. Yung bunga nga mo, ayaw mong prenoan eh. Hinuhusgahan mo yung tao. Ay, hindi ko naman alam. Hindi ko alam, bakit napapunta doon yung message? Eh kasi, leading by the Holy Spirit. Naniniwala ba kayo sa leading? Oh, yun pala eh. Kahit na may prepared message ka, at yun ang kinakailangan ng mga miyembro at merong dapat din paalalahanan, tumayo tayo. Sabi ko, hindi ako mahatol. Sabi ng Bible, the say of the Lord, oh, eto ang masaya mo. Ang sagot ng Biblia nga. Pero sobra ka. Hindi siguro kayo maniniwala. Katatayo ko pa lang, mga siguro mga 10:30. Aba. Dinibati na ako ng dinibati. Bumaba na ako sa pulpito. Bumata ka kong dalawang bangko. Sabi, umuwi po tayo. Mag-usap tayo. Ano bang kailangan mo? Ano bang problema mo? Hanggang alas 4. Habang binabasa ko yung Biblia, dinidepensahan. Privilegio natin yung mangaral at mag-tweet sa kanila, ituro ang prinsipyo ng salita ng Diyos na ang church ay magmi-mission. Ang problema, hindi mission, ang problema kalimitan yung membro doon sa loob ng church. Ayaw pa-disiplina. Nag-discipline mali.
Nag-discipline ay mali. Nag-away ang kabataan. Sa totoo, hindi naman siguro masama yung inggit yan. Yung banal na inggit. Yes. Ako may banal na inggit sa inyo. Yung inyong pianista, ilan ba? Apat na? Maraw. Apat lang pagkain. Hindi ko, bumalik lang ako ngayon. Marami na. Ang inyong choir, ang inyong kabataan, sold out. Ano kaya, Pastor? Huwag mangyari. Huwag mangyari yung nangyari sa amin. Dito. Siyempre, mga bata, nagtatalo-talo yan. Kahit na simple yung talo-talo. Ang masama, pag ginanon sa Facebook, magawa ng line, at lahat na lang ng batong sa kabasa. Tapos eh, nagsumbatan. Kasi ang akala ng iba, yung mga gusto magpastor, ang pagpapastor, hindi lang preaching, hindi lang soul winning. Ang natatandaan niyo, sinabi ng Panginoon kay Pedro, yung tatlong beses, feed my flock. Iba't iba yun. Yung nurturing the flock, halimbawa may problema. Pag may problema, pupunta, iayos mo muna. Pag-isapan, i-recover, magpakumbaba, at hindi kinakailangan na magkaroon ng busot sa church. Ipapayapa pareho. Ihanda, oh, pwede ka na bang humarap doon? Magkasundo tayo, yung living sacrifice na sinasabi. Present your body, a living sacrifice. Oh, na isang kalugod-lugod sa Panginoon ng Diyos. Kaya sabi ko nga, nung unang panahon, ang sacrifice pinapatay. Ngayon, ang sacrifice buhay. At yun yung pinakamahirap, yung sasakripisyo ka ng buhay. Aba, yun ba naman na, sige, mag-usap kayo. Ay, pinag-usap ng hindi pinayapa, hindi pinayuan, hindi na tupad yung pastorate. Hindi ako magaling ha. Sinasabi ko lang na ganito, dapat ganito. Ay, pinagharap. Ay, ang ginawa ng isa, yung irene yung ipinrent yung mga grievances doon sa yung Facebook. Yung ba naman pag-arap? O sige, nagtiteng. O yan! Basahin mo! Ang gano'n! Sabi, bakit mo naman isinampal sa akin? Eh, pwede mo naman sabihin ng maayos, kaya tayo nandito dito, mag-ayos. Parang yung mga aram mo, tumayo yung binata, sinusurot yung dalaga. Hindi ba yan? Ha? Eh, siyempre yung ama, ikaw man ang ama. Ang lapit na sa mata ay masunod, si tinabi. Nung tabigin na, masama ang tingin ng isang ama. Ta, magpapababa na. Oo. Hindi tayo magaling, pero alam niyo kung minsan nangyayari ito, hindi lang sa amin, para makinabang yung mga future na lalabas at yung nasa labas na. Huwag mangyari sa inyo, hindi ko gusto. Dapat, pinayapa muna pareho. Bago pagkakasundan, ay kung hindi pa kayo prepared, sige, pinayaw muna. Kasi yun yung privilege mo eh. Na ikaw maging pastor at makapagpayo ng tama, hindi basta preaching lang ang ministry, ang pastor, eh. Yan ang pinakang malaking role. Magkapatid nga, nag-aaway. Yung magkaibang tao sa chat, hindi mag-aaway. Pastor to pastor nga, yung kaya din yan. O diba? Kaya ganito po. Ay, lalong sumama. Eto eh. Ah, bakit kami lang? Wala yung mga anak mo. Ah, huwag mo pakilang mga anak ko. Hindi pwede sali yan. Kayo lang. Kayo lang. Hindi pwede yung anak. Okay. Ngayon ganito. Nung nagpapanunggab na, kayo, ah, kung ganyan kayo, magmula ngayon, walang ministry ang kabataan na kahit ano. Walang anak ka. Walang practice, walang choir, walang solo winning, wala. Pastor, payag ka. Payag ka. Yung pala yung 1 year before or more. Wala namang nagsasabi sa akin ng problema. Eh, paano ko maigagawad yung privilege of being pastor to the flock if I will not be informed about the difficult situation. Di ba ang bigat?
Kaya nung ako'y umuwi, sabi sa akin, Pastor, umuwi ka na. Ayokong abutin ang, na masira sa kamay ko ang church. Ayaw ko nga eh. Pero pinilit ako. Ito, mag-meeting ka. Tingin mo. Pag merong isa na opos, hindi ako uuwi. Saan ba naman kayo nakakita ng... Ewan ko ha? Alam ko, mababait kayo eh. Banal lahat dito eh. Siguro pag nag-meeting, walang nag-opos. Ha? Wala. Pero siguro, natahimik na lang. Natahimik na lang. Ganito eh. Alam ko, kahit saan, walang 100% protection. Sabi ko, pagka mayroong isang tumutol, hindi ako uwi. Kasi prepared na ako doon. 40 pieces na yero, 60 pieces na bars, iron bars, at aking tatayo na pagdating ng summer. Kaso pinauwi ako, tumunod ang cellphone. Hello, gusto? Makakauwi ka na, 100%, gustong-gusto nila. Kaya lang, pag-uwi, hindi ko alam. Sabi ko, may tingin at sabihin mo na pinauwi mo ko. Ayan sabi. Hindi, kaya baka ma-understood niyo ko, ha? Iisa tayo. Sabi nga ng pastor, ako yung sende. Kaya i-relate ko sa inyo para malaman niyo yung real situation. Kasi, naunahan na ako eh. Naunahan na ako ng mga, sabi nga ni Mike and Ricky, yung mga fake news. Yan. Napakapangit naman na. Ay, uwi na si Pastor. Hindi pala nag-click doon. Kaya uwi na. Pagka-uwi, sabi ko sa ibang mga pastor, Inanggap sa atin yung church. Pag mayroong isang nabos, hindi ako uwi. Kasi wala akong balak uwi. Eh nang dumating ako sira ng church. Ayaw kong mangyari dito. May pangangalun niya doon. Nung magsalita ako, is, alam nyo, pagka nagkaroon ng problema ng church, kung mayroong mga sunod-sunod nangyari, domino effect na lang yan. Nag-alit. Naintindihan yung domino effect. Alam mo ba domino effect? Hindi ba nakahanan yung domino? Pag natumba yung una, gat niya, ibig mo sabihin, ako, wala akong sinabi. Ang sabi ko yung domino effect. Hindi ko sinabi yung ikaw, pero ang talino. Nagali. Nalaman kung totoo, pero may nagsabi sa akin, kaharap siya. Ewan ko kung totoo yun, ha? Harap si Pastor Afro na sabihin na inaga rin church, eh. Pwede namang aminin, pwede rin hindi. At merong isang matanda na taga-Bisaya na kaya ko nalaman totoo, kasi ako hindi nadadagandan sa mga balita. Okay lang, paniwala nila eh. Alam mo yung ganda? Natatanda mo, Pastor, yung mission conference kay Pastor Morada. Nandung kay, mag-drop tayo. Meron sa doon pastor na matanda. Sabi niya isang pastor, ay, Pastor Valdeo, ito nga pala biyang ako. Tatay, tatay. Pastor Valdeo, nakilala ko. Ano sabi? Alam niya reaksyon ganito. O ngayon, na-prove ko totoo yung sinabi. Hindi pwede rin mangyari sa inyo kung anong karansan ko, hindi pwede. Alam nyo, ako ay binigyan ng Panginoon ng sapat na tibay para hindi mag-tibay. Kahit na ganun grado sa akin. From the very beginning hanggang sa uli. Sa akin, privilege pa rin yun. Kasi walang makakatanggap nun. Pag ako po ay nagdaramdam
Ako naman kasi ako, hindi naman ako robot, hindi naman ako bato. Kaya kahit naman ako bato, hindi naman na... Alam niyo ang prayer ko? Salamat pa rin. Panginoon, salamat. Sa akin mo binigay yung ganitong sitwasyon sa buhay. Kaya ako nagpapasalamat, Panginoon, dahil ikaw may bigay rin sa akin. Dahil kung sa iba, baka wala na. Baka hindi kaya. Kaya nagpapasalamat pa rin ako. Kaya ganun po. Yun ang trabaho natin. Yun ang trabaho ko na maging shock absorber no, ng kahit na anong sitwasyon. No. Tandaan natin, ang ministry sa Panginoon, ang ministry ay privilehyo lamang, ay kung tutuusin nga talaga eh. Mahina yung karanasan ko eh, sa karanasan ng mga apostol eh. Ay ako, puro boka lang ang aking pressure. Ay sila eh, talagang physical, magbugan to the blues. Katakot-takot na parusa to the max, ika nga, no? Kaya, kapalad pa ako sa privilege na ito. Pag nag-set ng moral standard, makikita natin na hindi na lalabas. Lalabas. Hindi ko gustong mangyari kahit kaninong church. Ako na lang. Tama na yung ako. Dahil pagka ako'y umatras, ay sa totoo lang ito po. Huwag naman magalit sa akin ng Diyos, patawarin ako kung ako'y nagkakasala. Kahit na ganun ang lahat ng nangyayari sa akin hanggang sa ngayon, hindi po pumasok sa isip ko yung mag-quit. Hindi. Hindi po naisip ng aking, ng puso ko na yung naririnig ko sa iba na burn out. Hindi pa. Kaya yung pong quit at saka burnout, huwag mong magalit sa akin ng Panginoon, patawarin ako kung ako'y siguro yung mayabang o ano. Pero yung totoo sa sabihin sa inyo, hindi ko po naisip ko. Kasi ang desisyon ko, may maniwala o hindi, tutuloy ako dahil lang kausap ko at kung commitment ko sa Panginoon, hindi sa kahit na yung bago. Kasi ang ano ko eh, kahit hindi tumanggap yung tao, nanawitnessan ko eh, okay lang eh. Dahil naganap ko yung go ye and share the word to them. Bakit? Kahit hanggang sa huling panahon, pag humarap sila sa Panginoon, I'm still a witness to them. Dahil hindi mo tinanggap ang Panginoon, hindi ko natin mamilyo. Sige, okay. Play DPR, roll DPR, okay. Open CCTV. Yan ang panahon ngayon eh. Limitless ang kalihan ngayon. Sinusuplado mo pa nga eh, kinokontra mo pa nga eh. Kaya kayo, huwag kayong matakot na hindi tanggapin ng Panginoon sa Kristo. Hanggang sa huling panahon, yung pupunta ng impyerno, witness pa rin tayo. Tatayo sila sa witness stand ng Panginoon at makikita tayo na minimigtas na natin sila. Yan. Bakit? Dapat gawin yan kahit na hindi natin ika nga gusto. Kasi ang sabi ng Panginoon, we are workers together with Christ. Di ba? Tayo ay kamanggagawa ng Diyos. Abay, walang mission kung walang gumagawa. At ang gagawa niyan, hindi manggagaling sa iba, sa church. Kasi ang tunay na church, yun yung mayroon tunay na mission at yun ang may malasakit. Ay pagka tayo walang malasakit sa mission, yun ang pinakang malaking problema. 2 Corinthians 6. Dito po makikita natin na tayo ay kamanggagawa ng Panginoon. Yan. We then, as workers together with Him, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. For He said, I have heard thee in time accepted, and in the day of salvation I have succored thee. Behold, now is the accepted times. Behold, now is the day of salvation. Alam niyo yung kaligtasan sa bawat oras at sa bawat sandali, tulad ng kamatayan. Sabi nga doon sa survey, every seconds maraming namamatay. At every seconds maraming rin na ipinapanganak. Pero yung ating obligasyon sa mamamatay at sa ipanganganak, pareho lang. Kinakailangan i-share yung ebanghelyo. Huwag mahiya. Mag-share ng ebanghelyo. I-enjoy natin yung ating privilehyo na tayo ay magamit ng Panginoon sa maraming paraan.
Magamit ang Panginoon. Kaya nga sabi ko, yung pag-abroad, akala nung iba, bago. Hindi, nung unang panahon pa yan. Ang sabi nga ng Panginoon, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Talagang kinakailangan yan. Ganito, mga kapatid. Yung mga nag-a-abroad, kasi yan ang uso ngayon eh. Kaya magtatapos, isang makapag-abroad at kumita ng malaki. Pero huwag niyong iiwanan ng Ebanghelyo kasama. At yan po ang ginawa ko. Kaya lumabas yun sa akin laging tinuturo noon na huwag niyong sasabihin yung mga bagay na hindi ninyo ginagawa. Nag-abroad ako. At hindi rin po, kasi ako po yung tao na tatapating ko kayo, alam ko na hindi ka panipaniwala sa ibang sinasabi ko. Yung iba, kahit maliit ang sweldo, mag-overtime lang, okay na. Sa akin, hindi ganun ang prinsipyo ko. Kaya malaki o maliit ang sweldo ko, pinakailangan kung i-cancel ang overtime para makapag-ibanghelyo. Kinancel ko po ang overtime at yung mga tauhan ko ay naggalit sa akin. Kasi ako po ay doon yung kwento lang. Hindi naman ako karaniwang pokpok lang yan. Bossing po ako doon. O di hindi ka panipaniwala, no? Kilala ko ni Brother Polly. Alam niyo ba na sa 1977, magkakilala sa kami niya? At 1977, naisir ko na lang sa kanya ang gospel. Nakaipon ako ng siyang nakabataan na dinala ko doon kila Pastor Di Torres noon. Siya lang ang natira. Purihan na kami noon. Oh. Eh, pambihira ka, ba't kinukwenta niyo? Igad. Kaya kayo nagtawa na, igad ang kinukwenta niyo eh. Hindi ganun. Kasi kaya sinabi kong background si Brother Polly, alam niya na ako'y karpintero, alam niya na ako'y welder fabricator lang eh. Tapos dadalahin doon, aircon technician, mamamahalan ng aircon ng Aramco building. Mga nakarating ng Saudi, alam niyo yun kung gano'ng kalalaki. Kalalaki ang Aramco building. Ganong klaseng aircon ang pinamamahalaan ko at ako mismo yung nag-i-start up noon at nagpapalamin na nung isang matapos. Lahat ng gagawin dun sa aircon, pinagkatiwala sa akin ng Panginoon ng karunungan. Anong, teknisan ka ba? Hindi. Masisisi pa ako kung tinanggap ko yung biyaya ng Panginoon dahil sa kahilingan ko. Hiningi ko yun eh. Sino man nagkukulang ng karunungan, humingi sa Diyos na nagbibigay sa kanit, hindi nanunumbat. Wala mo pagdududa ko. Hindi ko nga alam na ako'y technician eh. Hindi ko nga alam eh. Ano yung technician yung lahat ng bagay sa aircon noon? Pag sinet ng British yung velocity, electronic pa yung sensor, dilagi ako nakabang. Kasi kung i-adjust yung volume dance sa loob, tataka ako. Danger. Tama. Alay ko na. Basta yung kinabit ko. Lahat tama. Tapos nung magpastro ko, wala rin maniwala sa akin. Pero na-discover ko ganito, sabi sa akin, alam mo nang magbumalik ka? Lahat ng message mo, out of context, irrelevant. Saan kong galing mo ito? Samantalang nung mag-preach ako sa Amerika, sabi mo, house pastor, nice job, man. Nice job, pastor. You have touched the soul of the members, and I am also charged with God. Pag sinabi ng Panginoon, go ye and preach the gospel unto the world, gawin nyo. Kahit pa anong sasabihin, huwag kayong magtiwala sa sarili nyo. Pero kung nakailangan mag-aral, magsaliksik, at may tapang. No, magpakatapang ka. Di ba inutusan kita? Yun lang ang inspirasyon ko eh. Hindi mawawala ang mga negatives at kukontra. Pastor, baka dito, huwag namang mangyari. Kasi nangyari. Zapang mo! Hambog-hambog mo!
Fix niya sa Saudi Arabia. Fix sa Amerika. Yama! Wala akong magagawa eh. Sinunod ko yung Great Commission eh. Sala ba sa Great Commission? Kulang pa nga eh. Hindi pa nga ako nakapunta ng Europe eh. Pero kung nakapunta ako ng Europe, kawawa sila rin. Hindi lang ako maintindihan eh. Eh, kung ano sinasabi? Ha? Pagsikapan natin humarap na subok sa Diyos, manggagawa mo lang na namang kinakaya. Hindi tayo nagbibigay lugod sa tao, sa Diyos talaga. Pag nagbibigay lugod ka sa Diyos, hindi ka magugustuhan ng tao kahit na nung minsan ay member mo. At ang isang masakit, kung sino yung inaakala mo magtatanggol sa'yo, yun ang isang mahirap na para bang matanggap na tayo ay talagang rejected. Kaya, mahirap pong manindigan. Lagi na lamang merong oposisyon kahit tama ka. From Old Testament, to New Testament, lagi kung meron yan eh. Ito po, ewan ko lang sa iba. Kasi ang ano eh, saan ka naman nakakita ng team ng liga na walang kalaban? Ay, winning. Lagi winning by default. Walang kalaban eh. Di ba? Laging may kalaban, lalo na sa ministry. Kung sa Old Testament, si Ezra at si Nehemiah, laging na may kumokontra, i-build yung Jerusalem, yung wall, kakantsawa, walang kwenta yan. Aso lang ang pumanik yan. Iba yan eh. Si Sambalat at si Tobaya. Sa New Testament, ang dami. Ano? Sa New Testament, dito makita natin si Hermogenes at saka si Alexander. Kontra kay Paul. Tapos, sa chapter 1 yung verse 20. Sa 2 Timothy, chapter 2, 16 to 17, si Hermogenes again. Si Hermogenes pala. At saka si Philetus. Aba, nakakuha pa ng kakampi si Hermogenes, ano? Sa Pampiletus. Ay, sa chapter 4, 2 Timothy, pambira si Demas naman. Alam niyo itong mga ito? Ang sabi nga ni Pablo ay, iniwan sila sapagkat mas inibig nila ang sanlibutan nito kaysa Panginoon at sa gawain ng Panginoon. Alam niyo itong mga ito, pinagpala ito. Yumaman ito. Yumaman ito mga ito. At dito ko nakita na yung lahat ng lumayo sa Panginoon, yumaman. Yumaman. At ang sabi nga ni, kaya nga sabi ni ng Panginoon ay kamtan mo man ang yaman ng buong sanlibutan at mapapahamak ng kaluluwa, ano ang papalit mo? Kaya huwag tayo umasa na walang kalaban, laging nandiyan yan. Kaya itong tanda natin, ang ministry ay sa Panginoon, hindi atin yan, hindi tayo boss. Ang ministry ay isang pribilehyo lamang at kinakailangan na i-enjoy natin. Kahit na yung ang sama ng sitwasyon, enjoy natin. Bakit? Hindi ba sabi ng Panginoon, hindi kitang malipin kaysa kanyang Panginoon? Ang illustration, ano? Hebrews 2:12, adult food. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. For the joy. May enjoy doon. Kagalakan ba yung mabitay sa krus? Pero ang ibig sabihin, dahil ito ay ginagawa niya para doon sa Ama na nagsugo sa Kanya, at ginagawa natin lahat ng bagay nito para doon sa ating Panginoon nagsugo sa atin, ariin natin kagalakan yung lahat ng mga pangyayari kahit na napakahirap. Yun yun. Privilege yun eh. We are workers together with God in His ministry. Kaya ang warning, don't be sidetracked along the way. Straight ahead. Meron tayong goal, si Jesus, at yun ang ating pupuntahan. Salamat po. Matawagin natin si Pastor, at tayo ay pamamagitan.